Magandang araw at welcome back sa ating channel. Ang topic natin sa video na ito ay ang tungkol sa cable tray installation in accordance with NEMA VE-2. Bago tayo magsimula ay gusto ko muna pasalamatan yung ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at umpisahan na natin. Umpisahan natin ang discussion sa scope ng NEMA VE-2. So ang NEMA VE-2 ay tumatalakay lamang sa shipping, handling, storing, and installation ng cable tray systems. Ang manufacturing at design ng cable tray system is nakapaloob sa NEMA VE-1 at NEMA FG-1. Okay, sa pagdating naman sa installation, ang sabi sa NEMA VE-2 is, cable tray systems shall not be installed in hoistways or were subject to severe physical damage. So, example ng hoistways is yung elevator shaft. Okay, and then sa mga lugar na subject to severe physical damage ay hindi rin pinapayagan ma-install ang cable tray. So, cable tray systems are to be installed so that they are accessible. If possible, 300 mm or 12 inches minimum should be left above or between installed systems to allow cable installation and maintenance. So, ang sinasabi niya kapag meron tayong cable tray systems na naka-installed sa trapeze or kahit na sa cantilever na naka-stock, ang distance natin dapat dito is 300 mm minimum or 12 inches. And then kung ito naman yung cable tray na huli na sa layer at slab na yung kasunod, so dapat meron din tayong minimum na distance dyan or gap na 300 mm to allow for cable installation and maintenance. Pagdating naman sa mga supports, meron tayong dalawang common types ng support na nakikita na madalas sa mga installation ng cable tray. So, yung una is yung trapeze. So, ito yung mga ginagamit na support kapag hinahang natin yung ating cable tray from slab or from overhead structures. So, ang trapeze is basically two vertical rods and then merong horizontal member. So, itong horizontal member is pwedeng unistrut or yung strut C-channel or angle bar. So, depende sa magdi-design. So, maraming variations yan. Pero, ang common na material na ginagamit sa vertical member is yung threaded rod and then strut channel naman sa horizontal member. Okay. So, ang composition ng ating trapeze support is, sinabi ko nga kanina, dalawang threaded rod and then yung horizontal member na C-strut channel. And then, pagdating naman sa ating mga fasteners, so, ito is ginagamitan natin ng square washer para mas matibay yung ating installation. Dun sa threaded rod, so, meron tayong square washer sa taas at sa baba. And then, para naman i-fasten yung ating cable ladder or yung cable tray sa horizontal member natin, is ginagamitan natin yan ng hold-on clamp and ng spring nut. So, minsan, kapag depende sa cable tray or ladder na ginagamit natin, depende rin sa manufacturer, pwede rin namang hold-on bracket ang ginagamit. Ang pangalawang type naman ng support na ginagamit natin sa installation ng cable tray is yung cantilever support or yung cantilever bracket. Ang cantilever bracket ay ginagamit natin kapag in-install natin yung ating cable tray sa walls. So, itong cantilever bracket naman is consist ng isang vertical strut channel and then horizontal strut channel na naka-attached by approved fasteners. Or pwede namang nagkakaroon na lang ng plate katulad nito and then ibobolt na yan sa wall kung saan natin ikakabit. Although nabanggit ko kanina na meron tayong dalawang types ng supports na karaniwang nakikita sa mga installation, meron din namang mga pagkakataon na kailangan natin ikabit yung ating cable tray. Halimbawa sa hig, for example, makikita natin yan sa mga raised floor, sa mga data center.
So ginagamitan natin yan ng mga floor support katulad ng mga nang nandito sa picture, so, or sa illustration. And then meron din naman mga pagkakataon na kailangan natin ikabit yung cable tray vertically. So gagamitan natin yan ng combination ng mga brackets katulad nito, dalawang cantilever, and then nilagyan ng horizontal member para dun ikakapit yung cable tray. So pwede tayo mag-improvise gamit yung mga approved cable tray support systems. So let's now go to fastening torque. So sa NEMA VE-2, meron tayong table na makikita, which is table 3-1 fastener torque. So dito pinapakita yung mga sizes ng mga fasteners natin or bolts at yung recommended torque values. So dito sa kabilang column, meron tayong sizes ng bolts in inches at yung torque values in foot-pounds. So ito, meron tayo halimbawa 1/4-20, 3/8-16, and 1/2-13. So itong 1/4, 3/8, and 1/2, ito yung nominal size ng ating bolt in inches. And then ito namang 20, 16, at 13 is ito yung number of threads per inch. And then ito yung corresponding recommended value ng torque, fastening torque. 4 to 6 foot-pounds, 7 to 23 foot-pounds, 42 to 56 foot-pounds. Pagka naman metric yung ating mga bolts, so M8, M10, and M12, ito yung nominal diameter ng ating bolt. At yung 1.25, 1.5, at 1.78, iyan naman yung ating pitch o yung distance or yung gap between two threads. So ang atin namang corresponding fastening torque dyan is 14 to 16 newton meters, 26 to 33 newton meters, and sa M12 is 45 to 58 newton meters. Pero tatandaan natin na itong mga values na to is para dito sa class 5.8, at ito naman is sa 2UNC. So titingnan natin yung type ng bolt na ginagamit natin. Kapag wala yung type of bolt dito o yung size dito sa table na to, titingin tayo sa recommended fastening torque ng manufacturer ng bolt mismo. So let's proceed naman sa straight section support location. So meron tayong mga ilang guidelines sa pag-locate at saka sa pag-install ng ating support sa straight section ng cable tray. So number one is splice points between the support and quarter point. So yung quarter point is yung 1/4 ng ating length ng cable tray. So kung dito sa illustration, ang length ng ating cable tray is 12 feet, so yung 1/4 nun is 3 feet. So ayun daw dapat ang location ng support mula rin sa ating splice point. Okay? And then next guideline naman is no more than one splice is located between two supports. So dito sa ating illustration, kung ito yung ating dalawang supports, isang splice point lang ang allowed. Okay? And then guideline number 3, the end of the cable tray section or a splice should not be directly on the support. So kung dito sa ating illustration ulit, kung ito yung ating support, so makikita natin yung splice point natin kung saan pinagdudugtong yung dalawang end ng cable tray is hindi dapat directly dun sa support. Kaya nga meron tayong quarter point na distance between the support and the splice point. Okay? And then lastly sa straight section is the maximum tray overhang past the last support should not exceed 600 mm. So let's say for example, kunyari ito na yung last cable tray natin. Okay, tapos ito yung ating last support. So kung wala nang karugtong yan, ito dapat overhang mula rin sa last support hanggang sa end ng last na cable tray sa ating section is shall not exceed 600 mm. Pagdating naman sa mga cable tray fittings, ay meron din namang recommended support locations ang NEMA VE-2. Kung titingnan natin dito sa ating mga example, for example dito sa ating elbow,
So kung ito yung ating elbow, itong linya na to, yan yung mga ating splice points or mga joint plate locations. So mula dun sa ating splice point ay 600 mm yung distance ng support mula sa splice point papunta sa elbow. And then dito naman sa kabilang section is ganun din, 600 mm maximum. Okay? And then meron tayong isang support dun sa gitna ng elbow. Okay? Pagdating naman sa ating horizontal T-fitting, so ganun din sa magkabilang sides ng ating mga ano, ng mga ating mga branches ng T, 600 mm maximum pa rin mula rin sa ating splice point to the T-fitting. And then dito sa gitna, dahil nandyan yung concentration ng bigat ng mga cable, kailangan natin ng triangular support. Okay? So hindi lang natin basta nilalagyan ng support dito yung sa tatlong sides tapos wala nang support dito dahil yung mga cables is dyan mag-iipon-ipon. So kailangan natin ng triangular formation na support. So dito naman sa ating Y-fitting, so ganun din, 600 mm pa rin sa mga bawat ends or sa bawat splice points, 600 mm pa rin ang maximum na support location. And then meron tayong isang diagonal support doon sa mismong Y-fitting. Pagdating naman sa intersection, sa bawat splice points meron pa rin 600 mm na gap maximum sa bawat side. And then pagdating naman sa center is square yung ating formation ng mga support. Okay? And then dito naman sa ating reducer, so 600 mm. So dito wala na kasi masyado nang maliit yan, reducer lang naman yan. And then dito naman sa mga vertical, sa ating vertical na elbow, so 600 mm pa rin sa ating mula sa joint plate or sa splice point, doon dito sa kabilang side is 600 mm pa rin. And then kukunin natin yung angle, kung ano yung angle nun. So mula rin sa vertical, kukunin yung angle kung saan tumama yung angle na yon doon sa ating fitting. So meron tayong support na naka-install dyan. Okay? And then lastly, sa ating vertical T, so ito yung ating vertical T fitting with the splice points dito. So meron pa rin tayong 600 mm na maximum distance sa support, para sa support doon sa kabilang side din, and then dito rin sa baba. Para naman pagdugtungin yung ating mga cable tray sections, whether straight section or fittings, ginagamitan natin yan ng iba't ibang klase ng mga splice plates depende sa ating requirement. So unang klase is yung fix. So kapag kinabit natin yan sa ating cable tray sections or fittings, is wala ka ng movement dyan, hindi mo na ma-adjust. Okay? So ang second type naman ng ating splice plates is yung horizontal adjustable. So ito naman is ginagamit kung kailangan natin ng konting adjustment sa direction ng ating cable tray. Okay? And then next is yung ating vertical adjustable. So ito naman is kung kailangan naman natin ng slight vertical adjustment sa direction ng ating cable tray installation. Okay? And then meron din tayong tinatawag na expansion plates. Okay, itong expansion plates na to is ginagamit natin to allow slight expansion and contraction depende sa temperature sa ating location of installation. So paano malaman natin kung paano ginagamit or kailan tayo dapat maglalagay ng ating splice plate? So meron tayong table, yung table 3.3-2 sa NEMA VE-2. So dito pinapakita yung temperature differential in degrees Celsius and degrees Fahrenheit. And then yung type ng cable tray natin, yung material, which is steel, aluminum, and fiberglass. So ang sabi rito sa table is maximum spacing between expansion joints that provide for 200 mm or 1 inch movement. So nangyayari kasi yung contraction kapag malamig,
sa mga locations na malamig. So, ibig sabihin, yung ating cable tray is parang umiiksi. Pero kapag ka naman mainit, yung ating mga cable tray naman is humahaba ng bahagya. So, para naman sa tamang setting ng ating gap setting ng ating expansion plate, meron tayong chart na pwedeng gamitin sa NEMA VE-2 para maging guidelines natin. So, dito sa table na to, or sa chart na to rather, pinapakita rito sa kaliwa yung maximum temperature, yung maximum expected temperature natin for that year in Celsius and in Fahrenheit. Dito naman sa kanan is yung minimum expected temperature in Fahrenheit and Celsius. Okay? So, halimbawa, dito sa ating example, kung ang maximum expected temperature natin sa taon na yun is 50 degrees Celsius. So, kukunin natin yung 50 degrees mark doon. And then, kung ang minimum naman natin is 0, so dito sa minimum, ang 0 is mga nandun sa part na yun. So, i-coconnect lang natin yung dalawang dots na yun, yung dalawang points na yun, para makabuo tayo ng linya. And then, kukunin naman natin yung temperature at time of installation. So, for example, 25 degrees yung temperature at time of installation. So, around dito yan, between 20 and 30. So, dito. Then, ipoproject natin yan hanggang sa mag-connect dun sa line. And then, ipoproject natin pababa. Kung ano yung makikita natin dung gap setting, ayun yung dapat na gap setting natin sa ating expansion plate na gagamitin. Kung hindi naman tumama sakto ron sa ating value na nasa chart, na nasa bottom ng chart, pwede tayong mag-interpolate. Okay? Pagdating naman sa pagkakabit ng splice plates, ay meron tayong simple rule. Ang sinasabi sa NEMA VE-2 ay, splice plates are placed on the outside of the cable tray with the bolt heads on the inside of the cable tray. And then, carriage bolts are used instead of normal bolts. Okay? So, ang sinasabi dyan, kung magkakabit tayo ng splice plates, dito sa labas, sa outer portion ng cable tray. Hindi dito sa may inner portion. Okay? And then, carriage bolts daw yung ginagamit natin, hindi yung normal bolts. So, paano natin malalaman yung carriage bolts? So, ang characteristics ng carriage bolts ay meron yang round head, pero wala kang makikita ng marking ng flat or screw para gamitan natin ng screwdriver. So, para mahigpitan natin yung ating bolt kapag ginamitan natin ng carriage bolt is makikita natin dito sa kabilang side ng ating bolt head is meron yang square. So, yung square na yan is sakto yan dun sa butas ng ating cable tray at splice plates. In such a way na kapag hinigpitan natin itong ating bolt is hindi iikot dahil kinokontra nito, dahil tumatama itong sides ng square natin dun sa bilog. So, ayan na yung kumokontra. Hindi natin kailangan na kontrahin dito sa bolt head sa na gamit ang screwdriver or ano mamang pwedeng gamitin natin na pangkontra. So, ito yung nagbibigay ng force para kontrahin yan, para mahigpitan ng maayos according to the fastening torque values itong ating bolt. And then, another characteristics is makikita natin yung ating bolt is meron yung meron yung serrated. Meron yung mga serration dito sa kabilang side. So, serrated nuts yung ginagamit. So, let's proceed naman sa ating standard fittings. So, yung standard fittings ay ginagamit to connect two or more straight sections para magkaroon tayo ng change in direction or mag-branch out ng ating cable trays. So, una dyan is yung ating horizontal elbow. Okay? So, pagka mag-change ka ng direction from left to right or right to left. And then, meron ka namang tinatawag na vertical elbow naman. So, ito naman sa mga pag magka-transition ka from horizontal to vertical or from vertical to horizontal. So, meron yung dalawang klase. Meron tayong outside bend or outside riser. And then, inside bend or inside riser. Depende sa requirement. And then, next is yung intersection.
So yan, meron tayong apat na branches. So para makapag change ka ng direction ng mga cables, so in four different directions, okay? And then meron naman tayong left hand Y tsaka right hand Y. So ito left hand Y, so meron tayong straight section dito, and then magbabrush out ka pakaliwa na 45 degrees or a certain angle, kaya left hand. Ito naman is to the right naman yung ating branch out, kaya right hand Y. Okay, and then next is meron naman tayong reducer. So left hand reducer, and then reducer, and right hand reducer. So itong left hand reducer is makikilala natin yan, or marerecognize kaagad natin yan. So kung mapapansin ninyo, kung nandito yung ating wider section ng tray, and then magre-reduce siya pakaliwa, kaya left hand reducer. Ito namang kabila, mula rito sa mas malapad na portion ng cable tray, magre-reduce pakanan, kaya right hand reducer. At ito naman kung nasa gitna is reducer lang. Okay? And then meron din naman tayong vertical T up. Okay? So vertical T up, and then vertical T down. So kung iaakyat natin yung ating mga cable galing dito sa dalawang directions, at iaakyat natin siya. So kailangan natin tong vertical T up, and then pag dito naman sa vertical T down, kung ibababa naman natin yung ating mga cable. Okay? And then accessories naman, meron naman tayong ginagamit na mga ilang accessories sa cable tray installation, katulad ng end plate or blind plate. So lahat ng end section o yung end portion ng ating mga cable tray, hindi natin hinahayaan yan na naka-open lang. So nilalagyan natin yan ng end plate or blind plate. Ito naman ay ginagamit yung box connector kapag yung ating cable tray ay magpe-penetrate sa mga enclosure. So hindi lang natin basta ipinapasok yung ating cable tray diretso dun sa ating mga enclosure, sa mga panel. So ginagamitan natin yan ng box connector. Okay? And then barrier strip. Itong barrier strip naman ay ginagamit kapag meron tayong magkaibang voltage grade ng cable sa isang cable tray. Halimbawa, normally meron tayong mga power cable sa isang side, at meron naman tayong instrument cable sa kabilang side. So ginagamitan natin yan ng barrier strip. Okay? And then lastly, meron tayong mga cover. So pagkatapos natin install yung mga ating mga cable sa cable tray, so nilalagyan din natin yan ng mga cover. So dito meron plain cover lang. Tapos ito meron naman mga perforated para sa for added ventilation. And then ito naman normally sa mga outdoor ginagamit yung mga ridge type para hindi nagko-collect ng tubig kapag umulan. So kaya naka-slope yan para may drain lang yung tubig. Okay? So sa last part naman na ng ating discussion tungkol sa cable tray is yung bonding and grounding. So ang sinasabi sa NEMA VE-2 is metallic cable trays shall be grounded and electrically continuous. Aluminum and steel cable trays, fittings, and connectors are permitted to be used as an EGC or equipment grounding conductor in accordance with NEC Article 392.60 under the conditions specified if classified and marked with cross-sectional area. So, ipapakita natin kung ano yung sinasabi sa NEMA VE-2 na classified and marked with cross-sectional area. And then, second point is, cable trays are suitable as EGCs when classified to NEMA VE-1. And third point is, stainless steel cable trays are not permitted for use as an EGC. So, okay, pagka stainless, hindi ginagamit yan as an EGC. So, puntahan natin itong classified and marked with cross-sectional area. So, kadalasan, sa mga cable trays na nabibili natin, meron yang label na nakadikit sa bawat side ng cable tray. So, dun sa label na yon is makikita natin yung mga traceability, the information ng cable tray na yon, like manufacturer, year of manufacture, and then, pinapakita din doon kung classified
as electric equipment grounding conductor, and then pinapakita yung cross-sectional area. So katulad dito sa sample na label ng Legrand na ano na cable tray, UL classified yung cable tray as equipment grounding conductor. Ang sabi dito is cable tray as to its suitability as an equipment grounding conductor only. So kina-classify ng Underwriters Laboratories or ng UL yung cable tray nila as an equipment grounding conductor. Okay? So ayun lang yung kina-classify ng UL para doon sa cable tray na yon. And then ito namang ANCE, may nakalagay dito is minimal cross-sectional area is 125 square mm. So ayun yung sinasabi na classified and marked with cross-sectional area. Ngayon, kung wala namang itong label na to or wala itong information na to doon sa label ng cable tray na binili para sa installation, is kailangan tingnan natin yung brochure or yung catalog kung meron bang certification doon or classification at saka yung cross-sectional area bago natin ma-determine kung pwedeng gamitin yon as equipment grounding conductor o hindi. Okay? So, meron na naman tayong table sa ating NEMA VE-2, which is yung table 3-4. So, dito pinapakita yung area requirements of cable tray systems used as equipment grounding conductor. Okay? So, ito sa unang column, meron tayong maximum fuse ampere rating, circuit breaker trips, ampere trip setting, or circuit breaker protective relay ampere trip setting for ground fault protection of any cable circuit in the cable tray. So ito yung mga rating ng mga protection. And then types of material, steel cable tray, aluminum cable tray. So ang sinasabi dyan is meron tayong minimum cross-sectional area of metal. Kapag let's say for example 100 amperes yung ating protection setting dun sa panel kung saan pupunta yung mga cable na nakalatag sa cable tray, and then yung ating cable tray is 258 square mm yung cross-sectional area, pwede natin gamitin yung cable tray na yon as equipment grounding conductor. Okay, pero kapag hindi na meet itong minimum cross-sectional area requirement, is gagamit tayo ng ibang means para masiguro natin yung cable tray natin is electrically continuous all throughout. Okay? So ano ba yung mga means na yon para masigurado natin? So ito yung ginagamit natin para ma-ensure yung electrical continuity ng ating mga cable trays. Okay? So ginagamitan natin yan ng mga bonding jumper. So bawat splice plate magkabilang side. So depende yan sa project requirement, kasi mayroong mga project requirement na pumapayag na isang side lang ng cable tray yung may bonding jumper. Pero ideally magkabilang side to ensure yung continuity, electrical continuity. Pagdating naman sa installation ng ating bonding jumper, meron din tayong rule. Hindi lang natin yan basta kinakabit. So ang rule natin is drill holes in each side rail 50 mm or 2 inches from each end of the splice plate, so the bonding jumper spans the discontinuity. Do not use splice plate bolt locations to connect the bonding jumper to cable tray. So ito yung ibig sabihin nun. Kung makikita natin sa mga illustration, kung ito yung ating splice plates, yung bonding jumper natin is hindi natin ikinakabit doon sa mga tornilyo na ginagamit sa pagkabit ng splice plate. Dito natin yung ikinakabit sa labas. Okay? Dito rin sa, kahit na ang splice plate natin is yung adjustable, sa labas pa rin yan. Okay? So ito, sa labas pa rin. So meron tayong dedicated hole para sa bonding jumper. Kung mapupunan ninyo sa mga straight section ng ating mga cable tray or kahit sa mga fittings, bukod dun sa mga butas kung saan ikinakabit yung mga bolts para sa connection ng mga splice plates, meron pa yung extra butas magkabilang side, magkabilang end ng cable tray. Ayun is dedicated para sa bonding jumper. Okay? Pagdating naman sa mga perforated cable tray, although may mga perforations na yon, hindi pa rin natin pwedeng gamitin yung mga existing perforations para sa
pagkakabit ng banding jumper. Binubutasan pa rin yan ng separate, dedicated para sa banding jumper lang. So kung makakakita kayo ng mga installation ng mga banding jumper sa mga cable tray na ikinakabit sa mga splice plate, so mali yon. Ang tamang installation is meron siyang dedicated na butas. Kung wala, is magbubutas ka 2 inches from the end of the splice plates. Then dun may kakabit yung ating banding jumper. So meron naman tayong isang type ng banding and grounding na ginagamit, which is yung paglalatag ng equipment grounding conductor dun sa cable tray mismo. And then pag naglatag tayo ng equipment grounding conductor dun sa cable tray, is binaband natin yon sa bawat straight section ng cable tray, sa straight section and sa bawat fitting. So binaband natin yon. And then of course magkabilang dulo nun is dapat naka-connect sa nearest earthing point para magkaroon ng ground path to earth. Okay, so dito rin, pagka ginamitan naman natin ng banding jumper yung ating mga cable tray, yung lahat ng dulo ng ating cable tray is kinakabit natin yan sa nearest earthing point. Okay, hanggang dito na lang yung ating video tungkol sa cable tray installation according to NEMA VE-2. Sana may natutunan na naman kayo at iniimbitahan ko ulit yung mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.